Ang Ninuno. Tumango lang si Teroy at kagad ng kumilos. Pagkatapos nun, pumunta na sa kanika nilang lugar. Napakaseryoso ng mukha ni Teroy. Bilang baguhang may tangan, kapanapanabik sa kanya ang bawat sandali. Bagaman nakakaramdam ng takot, pero lamang sa bata ang patuloy na pagkaumaling sa karunungan. Binabagtas ni Teroy ang lugar, kung saan ilang distansya lang ay nakikita si Noah. Nasa maayos na kilalalagyang lupa si Teroy, samantalang nasa putika naman si Noah. Maya-maya pa, nakarinig si Teroy ng mahinang boses. Tila ba nagbubulungan, ngunit paglingon niya sa mga kasama, wala naman itong kausap. Sinipat niya din ang kabuuan ng lugar. Kaso nga lang wala na bang ibang tao kaya naging agresibo ang bata. Tingin niya sa sarili, baka may nagtatago at maaaring ito na ang mga kriminal. Hanggang sa nakakita siya ng mga hawing damo, may batong nakaumbok at may marka. Nang mga sandaling ito, hindi niya alam sa sarili kung bakit bigla na lang lumakas ang pagkabog ng dibdib. Paglingon niya kay Noah, papalayo na ito sa kanya. Unti-unti nang papasok sa masukal na bakawan at nipahan. Gusto niya sanang tawagin, ngunit pinili niyang manahimik na lang. Natatakot na baka biglain siya ng mga naririnig na nag-uusap. Pero ang ipinagtataka ng bata noon, bakit siya lang ang nakakarinig at tila wala lamang ito kay Noah. Maging si Ikya ay wala ding reaksyon. Hindi naman pwedeng ang mga gabay niyang tikbalang dahil iba ang boses. Ang naririnig niya ngayon ay tila nagdarasal. Habang nakatitig sa marka, sumasaglit siya ng tingin sa likod at harapan. Kasabay nito, marahan niyang kinuha ang bastong nakasuksok sa likuran. Sige, magpakita kayo. Papaluin ko talaga kayo. Total, may alam na ako kahit papano kung paano gamitin yung baston. Wika ni Teroy. Maya-maya pa, bigla na lang nawala yung boses na narinig. Nang mga sandaling ito, mas naging agresibo ang bata. Nagsimula na siyang maglakad paabante. Ngunit palayo at papunta sa may espasyo. Nang sa ganon malaman niya kung saan nanggaling ang atake, kung sakaling biglain siya ng kalaban. May malapit naman na tahanan sa pinuntahan ni Teroy na maraming tanim na halamang bulaklak sa paligid, hanggang sa muli siyang nakakita ng marka. Nasa bandang puno ng nyog, at dito nakarinig muli ng boses ng bata. Sa puntong iyon, hindi na siya nagdalawang isip na iampas ang baston sa iba't ibang direksyon. Naisip niya na baka may kaparehong katangian ang mga kriminal, katulad na lamang ng ginawa ni Ikya. Nagliparan ang mga alikabok. Walang humpay sa paghampas ang bata. Maging ang puno ng nyog ay hindi nakaligtas. Kasabay nito ang galit at sigaw na paghamon ni Teroy. Sinabi ng bata na magpakita kung sino mang nagtatago. Dito nabati ang atensyon nila Noah at Ikya. Kaya naman mabilis nilang nilapitan ng bata. Makikita naman sa kilos ng magkapatid ang pagiging agresibo. Nakaporma na ang mga ito ng pakikipagsuntukan. Ngunit napagtanto ng dalawa na wala naman palang kalaban si Teroy. Teka, wala naman ah. Ikya, may nakikita ka bang kalaban ni Teroy? Ba't siya lang mag-isa? Tignan mo, parang baliw oh. Hoy! Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo, Dong Teroy? Wika ni Noah. Hindi tumigil ang bata at patuloy lang sa ginagawa. May kalaban po ako. Hindi lang nagpapakita. Wika ni Teroy. Kuya, alam ba ni Teroy kung paano pakiramdaman ng kalaban? Tanong ni Ikya.
Hindi pa eh. Kita mo nang baguan pa yan. Sandali nga, itigil mo yan. Wala ka namang kalaban eh. Dinadamay mo pa yung mga mesita sa daanan. Baka pagalitan ka naman nakatira dito. Tugon ni Noah. Nakarating ang bata doon sa lupain. Pinaghampas ang mga tanim. Mabuti na lang walang tao sa bahay na tila umalis ang nakatira. Tumigil naman si Teroy. Sinabi ng bata na may naririnig siyang pag-uusap. Nagsimula ito nang makita niya ang marka at bumalik ito nang makita niya naman ang ikalawa kung saan doon siya nagsimulang magwala. Dito, sa puno ng nyog, dyan oh, sa gilid ng bakawan. Wika ni Teroy. Kagad namang sinipat ng magkapatid ang bawat direksyong itinuro ni Teroy. At dito nakita nga nila ang mga marka. Hanggang sa ganun na lang ang pagkamangha ni Noah dahil natuklasan niya ang kakaibang pandama ni Teroy. Pagtanong niya kung ano ang narinig na boses ng bata, tumugon ito na tila nagdarasal. Iba ka kumpara sa lolo mo. Siguradong mas magiging malakas ka pa kung ikukumpara sa kanya. Kung sakaling matutunan mo na lahat ng bisa ng bastong yan, alam mo ba kung ano yung mga narinig mo? Mga pamaba yan na iniwan ng mga kriminal dito sa lugar. Pamaba habang ginagawa ang marka. Binabanggit din ang seremonya. Kumapit ang orasyon na yon sa bawat marka. Narinig mo ang buhay na salitang yon na iniwan dyan. Nakakamangha ka dun ah. Ngayon alam ko na. Hindi lang nag-iisa ang gumawa ng marka. Maaaring lahat sila alam ang pamamarang ito. Ikya, tignan mo doon malapit sa bahay. Sigurado kong doon papunta ang marka. Wika ni Noah. Mabilis sa pinunta ni Ikya ang lugar. Kagad naman silang tinawag ng dalaga na tila meron itong nakita. Tama kuya, dito. Meron nga. Magkakasunod oh. Tignan mo. Wika ni Ikya. Nang makalapit si Noah at Teroy, hinatak niya si Ikya. Pabulong nitong sinabi na kumalma dahil tila papunta sa bahay ang marka. Teroy, hanggang dito ba? Naririnig mo pa rin yung mga boses? Tanong ni Noah. Opo. Sa katunayan, naririnig ko po yung mga boses ngayon eh. Teka, dito lang po kayo ah. Pumasok ang bata sa bakuran ng bahay. Sumenyas ang kamay na ang ibig sabihin. May nakita siyang mga marka. Susunod sana si Ikya. Ngunit pinigilan siya ni Noah at sinabing hayaan muna si Teroy. Dahil hindi pagkakamala ng bata. Iisipin lang ng nakatira na gumala lang ito at may hinahanap. Kaya naman nanatili lang si Ikya sa tabi ng kuya. Pinagmamasdan nila si Teroy. Paikot-ikot ito sa loob ng bahay hanggang sa lumitaw sa kabilang banda. Siniko naman ni Ikya ang kapatid at sinabing wala naman atang tao sa tahanan. Kaso nga lang hindi nagsalita si Noah hanggang sa bumalik na si Teroy at sinabing nakapalibot sa bahay ang marka. Napabitaw ng mabigat na salita si Noah. Kagad na sinabi na maaring ang bahay ay ginawang tagpuan ng mga kriminal. Sa wakas, abay akalain mong matutugis natin sila. Maraming salamat sa malakas mong pandama, Teroy. Ikya, bantayan natin ang lugar. Sa tingin ko naman, wala pang tao sa ngayon eh. Nakakasigurado kung gumagala pa ang mga salarin. Teroy, huwag kang hiwalay sa akin. Dito lang tayo hanggat magdilim. Nang mga sandaling ito, malapit nang magtakip silim, nagkaroon ng agam-agam si Teroy. Batid niya sa sarili na mapapalaban sila pagsapit ng gabi. Pero hindi nagdalawang isip si Teroy na tumango at sinabing sumasang-ayon kay Noah.
Sumenya si Noah. May itinurong direksyon habang nakatitig sa kapatid. Tumango naman si Ikya at mabilis na pumunta sa lugar. Dito naman tayo sa Niba. Teroy, dalian mo. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa walang marka. Hindi nila tayo matutunugan sa lugar. Wika ni Noah. Sumunod naman kagad si Teroy. At nang makarating, nadismaya ang bata sapagkat sobrang baho ng lugar. Tila ginawang kubeta ng mga residenteng nakatira. Kulob na kulob at tila walang sariwang hangin. Sigurado ka po ba kuya? Dito tayo magmamasid? Napakabaho po kasi. Hindi ko alam kung dumi ng tao o mga patay na hayop eh. Wika ni Teroy. Huwag mo nang intindihin yung amoy. Mas maigi nga yan eh. Hindi nila tayo maaamoy dito. Iisipin na dumudumi lang din tayo. Diyan ka lang, tisin mo. Tutal hindi naman tayo magtatagal. Wika ni Noah. Walang nagawa ang bata kung hindi manahimik na lang. Kaso nga lang bumuelo siya ng paghinga dahil talagang nakakasuka ang amoy sa lugar. Maya-maya pa, tuluyan ng lumukob ang dilim. Medyo nababagot na si Teroy dahil bukod sa napakabaho, napakarami pang lamok. Nakaramdam na din ang bata ng pagkabanas dahil panay tingin sa kanya si Noah at nakikita niya itong parang natatawa pero nagpipigil lang. Medyo maliwanag naman dahil bilog ang buwan. Napansin ni Teroy na wala na ang kapatid ni Noah na si Ikya kung saan ito nagmamasid. Kuya, ang tagal nating nag-aantay dito, wala namang dumadating na tao eh. Pakiusap po, pwede po bang lumipat tayo ng lugar? Sumasakit na po yung tiyan ko eh. Nakakasuka at saka ang daming lamok. Wika ni Teroy. Ano ka ba, magtiis ka? Masanay ka na. Kahit anong sitwasyon, dapat matatag ka. Tugon ni Noah. Kahit ganito? Kahit sobrang baho? Teka, hindi kaya pinagkakatawaan mo lang ako, no? Para po kasing pinagtatawanan niyo ako eh. Wika ni Teroy. Bigla na lang tumahimik si Noah. Sabay tabon sa bibig ni Teroy. Nakaduro ang nguso ni Noah sa isang banda kung saan may naglalakad na mga tao sa dilim. Tatlo ang bilang, ngunit hindi pa malinaw sa mga mata ni Teroy. Hanggang sa tinamaan sila ng liwanag ng buwan. Dito nagulat si Teroy dahil isang bata at dalawang may edad na tao. Isang pamilya ang mga ito, papunta mismo sa bahay na binabantayan. Kaya naman napatanong si Teroy kung ito na nga ba ang mga kriminal. Hindi sumagot si Noah. Salip na natiling tahimik at nakasimangot ang muka. Hanggang sa pumasok ang mga tao sa bahay, nagsindi pa ng ilaw na mula sa gasera. Anak nang, hindi kriminal ang mga yan. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang susunod na biktima ng mga salot. Sa ngayon, alam ko na ang takbo ng isip ni Ikya. Kumikilos na ang kapatid ko. Ginagamit niya uli ang bisa ng mutsa ng bigas. Nasa likod siya ng bahay. Marahil alam na din niya na hindi kriminal ang dumating. Wika ni Noah. Nagtanong naman si Teroy kung kikilos na ba sila. Ngunit sinabi ni Noah na hindi na muna. Salip ay maya-maya na lang. Aantay nila ang pagdating ng mga salarin. Nakakasiguro siya na hindi magtatagal ay dadating na ang mga ito. Maiging magbantay ka. May sasabihin akong ilang pamaba. Iba ito sa mga natutunan mo sa lolo mo. Bukas naman na ang katawan mo sa karunungan. Kaya nakakasigurado kung magkakabisa sa'yo kagad. Teka, bakit ba nakasimangot ka? Tanong ni Noah.
ang sabi ni Teroy. Sabihin na kaagad kung ano ang bibig kasing kataga ni Noah. Hindi na siya mapanatag. Kanina pa niya gustong umalis sa lugar. Kaya naman dito na binulong ni Noah ang mga kataga. Tatlong magkakaibang orasyon. Pero sa pagkakataong iyon ay naiintindihan ni Teroy. Sapagkat lingguwaheng Bisaya ito. Bagaman mabilis at may halong iba, malinaw sa isip niya ang ibig sabihin. Pakiramdaman mo ang katawan mo pagkatapos mong banggitin ang paulit-ulit. Wika ni Noah. Yun na nga ang nangyari. Binigkas ito ni Teroy at ganun na lamang ang pagkagulat nang maramdamang sobrang init ng bastong hawak. Mainit pero hindi nakakapasok. Dama ni Teroy ang kakaibang pamamanhid na tila gumagapang sa kamay papunta sa kabuuan ng katawan. Nang mapansin ni Noah ang kakaibang reaksyon ng bata, sinabihan niya itong sambitin pauli ang kataga. Para kong lumulutang sa hangin, ang gaan ng pakiramdam ko. Naririnig ko po yung usapan ng pamilya sa bahay. Pero napakabaho pa rin po dito. Wika ni Teroy. Ano ka ba, kumalma ka? Akala ni Lolo Rogelio, ibang paraan ang ituturo ko sa'yo. Unti-unti niyang pinapasa sa'yo mga karanungan. Natatakot siya na baka mabigla ang katawan mo eh. Tapos bumigay dahil sa lakas ng pamaba. Kaya pangkaraniwang pamaba muna ang inuna niya. Ngayon ang nararamdaman mo, isang indikasyon na gumising na sa katawan mo ang bisa ng gamit. Hindi ka naman pala mahihirapan eh. Taliwa sa inaakala ng lolo mo. Mabibilib ka na lang mamaya. Sa mga kaya mong gawin basta, magtiis ka lang muna. Wika ni Noah. Hanggang sa bigla na lang nagsigawan ang mga tao sa loob ng bahay. Nang mga sandaling ito, naisip ni Noah na baka nabulabog ang pagmamasid ni Ikya. Pag-angat niya ng tingin, ganun na lamang ang pagkagulat ni Noah nang makita na may dalawang taong nasa gilid ng bahay. Mahirap itong mapansin dahil sa dilim. Kagad niyang hinablot ang kamay ni Teroy. Kasabay nito ay sinabihan niya ang bata na bantayan ang kilos ng mga tao sa gilid. Tumango lang si Teroy hanggang sa nakarating sila sa bakuran ng bahay. Hawak ng dalawang tao sa gilid ng bata habang umiiyak naman ng mga sandaling iyon ang ina. At yung tatay, panay ang sigaw na huwag sakta ng anak. Lumabas na kayo dyan sa dilim! At isa pa, pakawalan niyo ang bata! Wika ni Noah. Hinanap ni Teroy si Ikya. Nilibot niya ng tingin sa paligid pero hindi niya ito makita. Sobrang tensyonado na si Teroy habang papalapit si Noah sa mga tao. Nakasunod naman si Teroy habang nakaumang ang basto na dala. Ano ba? Hindi niyo ba bibitawan yung bata? O papatayin ko kayo? Wika ni Noah. Hanggang sa unti-unting umabante ng lakad ang dalawang tao pasalubong sa kanila. Nang tamaan ng liwanag sa gasera, nagulat si Teroy. Nakita niya ang itsura ng dalawang lalaki. Malaki ang katawan at ang itim ng mga mata na tila walang laman. Ang isa ay may bitbit na tila makapal na supot at tubo. Habang yung isa naman, mahaba ang buhok at merong bigote. Binitiwan nito ang bata at kagad namang tumakbo papasok ng bahay. Narinig pa nila Noah at Teroy ang pag-uusap ng dalawa. Papanong nalaman na nandito tayo? Aba, malakas siguro ang kalaman ng binatang to. At saka, meron pang dalang bata. Wika ng isang lalaki. Tumugon naman si Noah at sinabing nagkataon lang at sakto ang pagdating nila.
Maya-maya pa bigla na lang nagpakita si Ikya. Galit ang muka habang nakatitig sa lalaking mahaba ang buhok. Sinasabi ko na nga ba kuya, yan si Atardo. Alam kong kilala mo ko. Atardo, alam ko ang bawat galaw at taktika mo. Ang sariling marka mo, ang sariling panlilin lang ang nagturo, kaya ka namin nahuli. Animal ka. Kasapi ka pala ng mga pumapas lang ng tao, tapos kinukuha niyo pa yung dugo. O teka, huwag mo nang subukan pang tumakas. Basag na ang marka sa paligid at hindi na gumagana ang panlilin lang. Huli na kayo dito! Wika ni Ikya. Naaalala ko na. Ikaw yung babae na pormang lalaki na sumubok kunin ang mutsa ng putik. Nakakatawa talaga maglaro ng tao, ano? Ang hina ng utak niyo. Matagal ko nang nakuha yung mutsa eh. At kung sa tingin mo, natitinag ako sa mga banta niyo, nagkakamali ka. Aber, sige nga. Lumusob ka. Nang makita natin kung saan pupunta ang maangas mong salita. Wika ni Atardo. Nanatiling tahimik si Noah. Pinagmamasdan niya yung kasama ni Atardo na may hawak na bagay. Kakaiba ang galaw. Tila anumang sandali ay may gagawin itong hindi maganda. Sumilip naman yung padre de pamilya sa tahanan. Bitbit ang itak at galit na galit. Inabisuan ito ni Ikya na huwag nang lumabas ng tahanan. Hanggang doon lang sa pintuan at huwag nang dagdagan pa ang sitwasyon. Mapapahamak lang ito at hayaan na lang sila ang humarap sa mga kriminal. Ilang segundo pa ang nakalipas. Kumabig na sa gilid si Teroy. Napansin ito ni Noah. Nakikita ni Noah na may gagawin si Teroy at kung hindi siya nagkakamali, anumang oras ay may bibitawang pag-atake ang bata. Hanggang sa bigla na lang sumuksok sa taniman si Teroy na siyang ikinagulat nila. Makikita ang pagtataka ng mga mukha habang pinagmamasdan kung saan papunta ang bata. Napangiti naman si Noah. Marahil kami, hindi namin kaya ang tangan mong mutsa ng putik. Pero ibahin mo ang bata. Wika ni Noah. Nagkasalubong ang kilay ni Atardo. Kagad nagmungkahi sa mga kasama na bantayan ng bata. Hanggang sa bigla na lang napadaing ng malakas ang kasama ni Atardo. Napalo dito sa lupa sa hindi malaman na daylan. Kikilos na sana si Ikya. Hinarangan siya ni Noah. Sinabing hayaan muna si Teroy nang masukat nila ang abilidad at kayang gawin ng bata. Hindi na nagsalita pa si Ikya. Tumangulang ito bilang tugon. Samantalang si Atardo naman, napatras at sumandal sa dingding ng tahanan. Makikita sa mukha ang pagkataranta. Habang pinagmamasdan ang kasama na nakaluhod sa lupa at hindi na makapagsalita. Tila nanigas na lang ang katawan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Bigla na lang lumitaw sa likod ng taong nakaluhod si Teroy. Pinalo pa ng bata ang mukha ng tao. Nakakamangha nga kuya. Tama po kayo. Sobrang bilis ko. Wika ng bata. Natila ba naglalaro lang? Anak nang, etong batang to, napaka-inosente. Uy, magseryoso ka! Tugon ni Noah. Ano yung hawak mo? Teka, kilala ko ang gamit na yan. Wika ni Atardo. Nanlalaki ang mga mata. Nakatitig sa bitbit na tungkod ng bata. Aba malay ko sa'yo. Gusto mo'y palo ko sa mukha mo? Parang naiinggit ka pa sa kasama mo eh. Wika ni Teroy. Napailing na lang ng mga sandaling ito ang magkapatid.
Gusto sanang sitay ni Noah si Teroy. Ngunit pinili na lamang niya na manood. Hanggang sa muling nagsalita si Atardo. Ayon dito, buto ng ahas ang dala ng bata at usap-usapan kung sino ang nagtatangan dahil napakailap ng mutya. Linte, bata lang pala ang may-ari, tapos kinakatakutan ng marami. Tignan natin. Wika ni Atardo sabay lapit sa bata. Bumuelo ito ng sipa. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nakapaghanda si Teroy. Tinamaan siya ng sipa. Naramdaman ng buong katawan ng lakas. Ibang-iba kumpara sa naranasan niya kay Sarong. Bagaman bahagya lang siyang napatras, ngunit nayanig ang buong katawan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang maglaro! Ang kulit mo kasi! Wika ni Noah. Huwag mong hayaan, kuya. Mamaya ko anong mangyari dyan eh. Baguhan pa yan. Wika ni Ikya. Sandali lang, Ikya. Hindi tinatabla na nagtatangan ng mutsyang yan. Kahit mukhang malakas ang sipa, huwag mong ipadama kay Teroy na nalalagay siya sa alanganin. Dahil kapag nagyari yon, matatakot si Teroy. Hihina ang bisa ng gamit niya. Ano bang sabi ko? Sa oras na magtangan ka, magtiwala ka sa gamit mo. Mas maiging asarin natin si Teroy para mas magalit. Hoy, Bubwit! Ayusin mo nga! Inaasar ka ni Ikya, oh! Mahinang Bubwit ka daw! Wika ni Noah. Hoy! Anong Bubwit? Hindi ah! At saka, ikaw, ang tagal nyo nang nanggugulo dito. Anong ginagawa nyo sa dugo? Iniinom nyo? Bakit? Ginagawa nyong tubig? Bakit dugo pa? Kuya, sigurado ko bang alam ng bata yung ginagawa niya? Parang hindi eh. Natatakot ako. Wika ni Ikya. Hindi na sumagot pa si Noah. Napapailing na lang sapagkat halata naman sa kinikilos ng bata na tila wala itong alam. Habang si Atardo naman, muling lumapit kay Teroy, inambahan ng pagsipa ang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, tila naging sobrang agresibo ni Teroy. Kumabig lang ng kaunti at tinapik ang pagsipa ni Atardo na tila naglalaro lang. Pagkatapos bumuelo ang bata, hinataw ng baston ang mukha ng kalaban. Napakalakas ng tama at halos natumba si Atardo. Kitang-kita ang pagpikit ng mga mata. Napaatras habang hinahawakan ang pisngi at panay ang daing. Habang nangyayari ito, hindi na malaya ni Atardo na nasa gilid niya na si Teroy. Muli siyang hinampas ng baston sa noo at dito napaluhod na si Atardo. Hindi pa nakontento ang bata. Paulit-ulit na pinalo ang balikat ni Atardo at pilit na iniiwasan na hindi matamaan ng malala. Maya-maya pa, tila nabanas na si Atardo. Sinalo ang baston sabay amba ng pagsampal. Ngunit yumuko lamang si Teroy. Nagawa na sa akin yan eh. Hindi na mauulit pa. Wika ni Teroy sabay sipa sa tiyan ni Atardo. Nanlaki mga mata ni Noah at Ikya. Sa liit ni Teroy, makikita ang pagyanig ng katawan ni Atardo. Napaatras pa ng bahagya hanggang sa natumba sa lupa. Ilang segundo lang, bumalik kwa si Atardo sabay hawak sa dibdib. Inilabas nito ang isang uri ng kwintas, bilog at kulay itim. Mabilis ka bata ah, at hindi hamak na malakas ka. Pero hindi pa ako nagseseryoso. Wika ni Atardo. Ano? Hindi daw nagseseryoso? Kuya Noah, mukha bang hindi to seryoso?
Ang pangit kaya ng mukha niya kapag tinatamaan ng baston. Wika ni Teroy. Anak nang, hindi talaga nalalayo ang ugali mo kay Mang Ruelio. Nagagawa mo pang mangasar, ha? Teka, yung hawak ni Atardo, yan kaya yung mutsa ng putik? Pero wala naman ako nararamdamang kakaiba eh. Maliban na lang sa parang sinasapian ng masamang espiritu. Tugon ni Noah. Hindi yan sinasapian, kuya. Aswang talaga si Atardo, pati na rin yung mga kagrupo niya. Tugon ni Ikya. Maya-maya pa, habang hinahaplos ni Atardo ang tangan, biglang tumayo ang kasama nito na tila ba nanumbalik ang lakas ng katawan. Humahangos at panayangil na tila ba galit na aso. Napapatras si Noah at Ikya habang si Teroy naman nakakunot ang mukha habang pinagmamasda ng tao. Muling nagsalita si Atardo. Ayon dito siya lang naman ang pinagkukunan ng lakas ng mga kasama. Kung kanina hindi nito nadepensa ng sarili at madaling napatumba, ngayon ay matutunghaya na ni Teroy ang lakas niya. Boyet, unahin mo yung bata. Ako nang bahala sa dalawang yun. Wika ni Atardo. Hindi naman kumibu si Boyet hanggang sa bigla na lang may kakaibang presensya na bumalot sa lugar. Naging maalinsangan ang paligid na may kasamang napakabahong amoy. Napatakip ng ilong si Teroy at napaatras na tila iniiwasan ng baho. Maya-maya pa, unti-unting pumapangit ang mukha ni Boyet. Lumapad ang pisngi, umusli ang noo at tila nalulusaw ang balat. Yawa, amaranhig ang isang yan, kaya pala hindi nagsasalita. Teroy, seryosoin mo ang laban. Hanggat maaari, kung kaya mong patay ng isang yan, gawin mo ng madalian. Huwag na huwag kang magpapakagat sa kanya. Bakit parang natatakot ka? Kumalma ka, magtiwala ka sa gamit mo. Kayang-kaya mo yan. Wika ni Noah. Kasi po sinabi nyo, huwag ako magpapakagat eh. Teka lang, nakakatakot naman yung mukha nito. Parang galing sa kanya yung mabahong amoy eh. Wika ni Teroy. Magsasalita pa sana si Noah. Ngunit sinunggaban siya ni Atardo. Mabuti na lang ay naitulak siya ni Ikya. Dumiretso lang si Atardo papunta sa taniman. Nagkatitigan si Noah at Ikya na tila ba nagkaintindihan ang mga ito. Bigla na lamang naglaho si Ikya. Habang si Noah naman, nagkumpas ng kamay sabay duro kay Atardo. Nanlilisik ang mga mata ni Atardo. Bigla itong humiti at sinabing hindi siya tatablan ng karaniwang tigalpo. Sa palagay mo ba, tigalpo ang ginawa kong pagduro? Hindi ako sanay doon. Maging alisto ka! Wika ni Noah. Sa hindi malamang dahilan ay hindi nakagalaw si Atardo. Nanigas ang buong katawan at mata lamang ang nagagalaw. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Wika ni Atardo. Ang sabi ko sa iyo, 'di ba? Hindi tigal po ang ginawa ko. Hindi mo makuha kung bakit hindi ka makagalaw. Malupit ang pako yan. Tatalab lang to sa mga aswang na kagaya mo. Wika ni Noah. Hindi lumapit si Noah kay Atardo. Tumangulang ito at may senenyasan. Maya-maya pa bigla na lang sumigaw si Atardo. Kumakalabog ang katawan na tila may gumugulpi sa kanya na hindi nakikita. Samantalang si Teroy naman, patuloy na umaatras dahil lumalapit sa kanya ang amaranhig. Kuya,
Anong gagawin ko? Nakakatakot po siya eh. Saka sobrang baho po. Oy, huwag kang lalapit. Sige ka, isusumbong kita sa mga tikbalang. Kuya, bakit nito? Wika ni Teroy. Huwag kang matakot. Mabisa ang tangan mo pangontra sa mga nilalang. Kaya mo yan! Tugon ni Noah. Hanggang sa naabutan na siya ng amaranhig. Nawakan ang sando ng bata at hinila pa itaas. Panay naman ang pagpupumiglas ni Teroy. Bumubuka ang bibig ng nilalang na tila ba kakainin ang ulo niya. Dito pinaghampas ni Teroy ng baston ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi alintana ng kalaban ang patama. Hanggang sa buong lakas niyang tinukod ang tungkod sa leeg habang nakapikit ang mga mata. Kasabay nito, ang pagbigkas ng kung ano-anong mga pamaba. Dito na siya binitiwan ng nilalang at tila gulat na gulat ang muka. Nakita ni Noah ang pangyayari. Natakot bigla kay Teroy ang amaranhig. Hanggang sa lumitaw sa gilid ng bata ang ubod ng laki at itim na nilalang. Posturang kabayo na may katawang tao. Linti! Ikya, kung nasaan ka man, wag daw wag mong tititigan sa mga mata yung lumabas na nilalang sa gilid ng bata. Naku naman oh, tinawag pa talaga yung tikbalang. Hindi naman kailangan eh. Kung tutuusin, kaya yan ni Teroy. Madadamay pa tayo nito, Ikya eh. Kung maaari, layuan mo na si Atardo. Itigil mo yung paggulpi sa kanya. Tumakbo ka na. Lumayo ka muna! Wika ni Noah. Kaya pala kumakalabog ang katawan ni Atardo dahil ginugulpi ito ni Ikya. Nakatago siya sa sabulag ng gamit. Ito ang bisa ng mutsa ng bigas. Kaso nga lang, bigla na lang nagpakita ang dalaga. Balisa ang mukha habang unti-unting lumalabas ng bakuran ng bahay. Si Noah naman. Binasag ang pagkapako kay Atardo. Sumimple ng kabig malapit sa bahay. Dito nagtago si Noah. Si Atardo naman bagaman nakawala ay hindi pa rin gumagalaw. Kitang-kita sa mukha ang matinding kilabot habang pinagmamasdan ang itim na nilalang. Nalilisik ang mga mata ng tikbalang. Umuusok ang ilong na parabang galit na galit. Habang si Teroy, bagaman gabay ang lumabas, hindi maiwasan na matakot. Ito si Itim, ang pinakamabangis na tikbalang sa lahat ng gabay ng batang paslit. Dumungaw pa ang mukha kay Teroy. Tinitigan ng bata mata sa mata. Hindi na mapakali si Teroy. Napilitan siyang magsalita. Pasensya na po. Alam kong nakakaistorbo ko eh. Teka, huwag naman po kayong tumitignan ganyan. Mas nakakatakot po kayo kaysa sa isang tuho. Gusto kong kagatin. Wika ni Teroy. Sa susunod, ayusin mo ang pagtawag mo. Hindi namin alam kung sinong tinatawag mo sa aming tatlo. Tandaan mo, tatlo kami. Nag-away pa kami kung sinong lalabas sa aming tatlo. Ito ba? Ito ba ang kinakatakutan mo? Natatakot ka sa patay? Akala ko pa naman, ito na ang pagkakataon ko na makatapat ang may angking lakas na katulad ng sa tikpalang. Tumabi ka nga dyan. Mainit ang ulo ko at baka matapakan ko yung mukha mo. Wika ni Itim. Nang marinig ito ng bata, kagad siyang bumalikwas at gumilid sa dingding malapit kay Noah. Kinalabit pa siya ni Noah at sinabing bakit niya tinawag ang tikbalang. Teroy, hanggat maaari magtiis ka. Kung sa tingin mo kaya mo ang kalaban, wag daw wag mong tatawagin ang tikbalang. Kung gusto mo mang tawagin, sabihan mo kami kagad. O hindi kaya naman, kung ikaw lang mag-isa kapag hindi mo kami kasama,
hindi pa ba nasabi sa'yo ni Mang Ruelio ang ugali ng mga tikbalang? Nakulagot na. Karunungan nga pala ang inuna ni Mang Ruelio. Hindi niya sinabi ang ugali ng tikbalang. Wika ni Noah. Ngunit kahit anong sabihin ni Noah ay hindi nakikinig si Teroy. Nakatingin lang ang paslit sa gabay na tikbalang. Nag-uunat pa ng leeg si Itim. Saglitan ang kanyang tingin kay Atardo at lumilipat kay Boyet. Napapapitlag si Atardo sa tuwing tinititigan ng tikbalang. Maya-maya pa bigla na lang itong lumapit sa Amaranhig. Dinakma ang ulo. Paulit-ulit na sinipa ang katawan. Unti-unting naging lantang gulay si Boyet. Hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Bago pa man matapos ang tikbalang sa ginagawa, panay ang tingin ni Atardo sa likuran. Sila Noah ay pinagmamasdan si Atardo. Nakadapa sila sa taniman at hindi malaman ng gagawin. Hanggang sa bigla na lang tumakbo ng mabilis si Atardo, pumunta sa putikan sa bandang bakawan. Sinundan ito ni Itim. Ngunit bigla na lang naglaho si Atardo na parang bula. Kitang-kita ang pagkabanas ng tikbalang. Nagwala ito. Panaydabog sa lupa. Maya-maya pa bumalik ang nilalang papalapit kay Teroy. Nanlilisik ang mga mata at panayhangos. Napahawak si Teroy kay Noah. Natatakot siya na baka may gawin sa kanya ang tikbalang. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang tikbalang sa harapan mismo ni Teroy. Nakatulala lang si Noah habang nakayuko. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na takot. Habang si Teroy naman, hindi nakagalaw at nagmistulang sisiw na nabasa ng tubig. Kuya, anong nangyari? Bakit nawala? Akala ko pa naman may gagawin na eh. Wika ni Teroy. Teka, wala na ba? Sigurado ka? Linte. Wala na nga ano. Siguradong bumalik na yon sa katawan mo. Anak ng tikbalang kang bata ka. Sa susunod, wag mo silang tatawagin ng walang abiso. Alam mo bang kahit kami, hindi kami kikilalanin ng tikbalang. Lalo na kapag sinubukan naming titigan ang mga mata nila. Maliban na lang sa'yo, pati kay Mang Ruelio dahil kaibigan niyo sila. E paano naman kami? Kahit may tangan, hindi uubra sa halimaw na yon. Linte, nasa na kaya si Atardo? Naglaho dun sa putikan eh. Naglaho sa bakawan. Wika ni Noah. Maya-maya pa dumating si Ikya at sinabing matapos umalis ng tikbalang sa tabi ng bakawan. Sinuri niya ang lugar. May mga bakas ng tapak sa putik. Pero ilang distansya lang ay nawala ang bakas. Sinubukan niya ding lapitan upang makasigurado. Pero wala na talaga si Atardo sa lugar. Kung hindi ako nagkakamali, bisa yon ng mutsa ng putik. Nagiging mailap at malakas ang nagtatangan nito sa oras na makatapak sa putik. Maaari din itong gamitin para makapagtago eh. Ano kaya yung isang tangan na nasa dibdib niya? Narinig mo naman ang sinabi niya kanina. Siya ang dahilan kung bakit lumalakas si Boyet. Hindi kaya mutsa ng aswang yun? O hindi kaya naman itim na trabong ko? Sa ngayon eh, nakatakas na talaga si Atardo. Pero nakakatiyak akong magdadalawang isip na silang may gawing karahasan sa mga tao, lalo na't may nakakaalam na sa galaw nila. Wika ni Noah. Dagdag pa nito. Magpasaganon pa man, hindi sila titigil hanggat hindi nasusupil ang mga kriminal. Dahil hanggat buhay pa ang mga ito, maaaring lilipat lang sila ng lugar at doon isasagawa ang mga pagpatay. Ngunit malaking katanungan pa rin kung bakit pumapatay ang mga ito ng tao at kinukuha ang dugo. Ito ang palaisipang tumatakbo sa isip ng tatlo. Hanggang sa bigla na lang gumalaw yung ginulpe ng tikbalang, huminga sabay suka ng dugo. Kagad siyang nilapitan ni Teroy upang tuluyan ang Amaranhig.
Kaso nga lang bigla itong nagsalita. Sandali! Huwag mo ko patayin! May pamilya ako! Wika ni Boyet. Namuo ang pagtataka ni Noah dahil alam niya sa sarili na hindi nagsasalita ang mga amaranhig. Bumalik sa normal ang itsura ni Boyet. Halos mausli na ang buto sa siko at nabalot ng pasa ang buong katawan niya. Anong sinasabi mong may pamilya ka? Nagmamakaawa ka? Eh ikaw ba? Naawa kayo sa mga pinatay niyo? At saka paano ka nakakapagsalita? Amaranig ka! Wika ni Noah. Hindi. Hindi ako aswang eh. Tao ako, ginawa nila akong kasangkapan. At isa pa, hindi ako amaranig. Ang amaranig, walang iba kundi si Atardo. Sa tulong ng gamit niyang kwintas, nagagawa ni Atardo na kumilos na parabang normal na tao lang. Kahit matagal nang walang kaluluwa yung katawan niya, nagagawa pa rin niyang mabuhay ng matagal. Wika ni Boyet. Dagdag pa nito, maging siya ay biktima ng grupo. Ngunit nagmakaawa si Boyet at sinabi, gagawin niya ang lahat basta wag lang siyang patayin dahil meron siyang pamilya. Nakipagkasundo sa kanya si Atardo. Sa oras na sumali siya sa grupo, hindi nila papatayin si Boyet, maging ang pamilya nito ay hindi sasaktan. Hindi lang nag-iisa ang grupo kung hindi dalawa. Ang bawat grupo ay may limang kasapi. Sa katunayan, ang isang grupo ay hindi pa nakakarating sa lugar. Nauna lang sila dahil may nakikipagkasundo kay Atardo. Isang grupo na nagbabalak sumali. Hindi kilala ni Boyet kung sino basta ayon sa pagkakarinig niya. Malakas at malalim ang karunungan. Biglang sumabat si Teroy. Ayon sa bata, ano ba ang ginagawa nila sa dugo ng tao? Ang sabi ni Boyet ay negosyo. May parokyano ang grupo na bumibili ng sariwang dugo. Hindi sigurado si Boyet kung anong gagawin ng parokyano sa dugo. Basta matapos makalikom ng likido mula sa mga tao, inihahatid nila ito sa isang lugar at doon binabayaran sila ng malaking pera. Tega, naguguluhan ako. Parang hindi naman ka panipaniwala. Ayon sa narinig ko sa'yo, ang bawat grupo 5 tao ang miyembro. Pero bakit kayo? 2 lang ni Atardo. Tanong ni Noah. Yung 3 nasa ibang bahagi ng lugar. Pinagsasabay namin ang pagpatay ng tao eh. Hindi namin inaasahan yung pagdating nyo. Tugon ni Boyet. Patuloy ito sa pagsuka ng dugo at halatang malapit ng mamatay. Hindi na nagsalita pa sila Noah. Maging si Ikya, lumayo na ng kaunti dahil hindi niya kayang makakita ng tao na malagutan ng hininga. Ikinalulungkot ko. Gusto ko naming tulungan pero masyado nang malaki ang pinsala sa katawan mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman namin kung sinong pamilya mo. Kami nang bahalang tumulong sa kanila. Wika ni Noah. Maya-maya pa tumirik na ang mga mata ni Boyet. Kuya, hindi pala biro yung sinapit ni Mang Carlos, ano? Kaya pala kamunti ka na siyang mamatay dahil sa tikbalang. Tignan mo, bali-bali yung buto ni Boyet. Wika ni Teroy. Ikaw talaga, kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo eh. Nakita mo naman siguro yung pinsala ng tikbalang, diba? Kaya kapag hindi ka nag-ingat, sasapitin din namin yan. Ikaya tulungan mo ako. Ilayo natin yung bangkay. Teroy, tabunan mo ng lupa ang dugo. Dalian mo. Oh, eh bakit nakasimangot ka pa dyan? Tanong ni Noah. Diba, ayaw niyong mabahira ng dugo yung kamay ko kasi bata pa ako? Eh bakit ako'y magtatabon dyan? Si Ate Ikya na lang. Tugon ni Teroy. Anong mabahiran yung sinasabi mo?
ang sabihin mo nababahuan ka lang. Napaka-arte mo talagang bata ka, oo. Ako na nga lang, wala tong respeto sa bangkay. Wika ni Noah. Inalis nga nila ang bangkay. Dinala ito sa dalampasigan at doon sinunog. Kinausap naman ni Ikya ang nakatira sa bahay. Maayos na ang kalagayan ng mga ito. Kung anumang mangyari, huwag nang ipagsabi sa iba. Manatiling tahimik dahil baka maudlot ang pagtugis sa mga kriminal. Hindi naman nagdalawang isip ang padre de pamilya at kaagad na sumang-ayon. Dagdag nito, walang ibang makakaalam maliban na lang sa kanila. Nagpasalamat din ito sa pagtulong dahil kung hindi sila naabutan, maaaring patay na ang anak. Bagaman nabigyan ng kasagutan kung bakit nangunguha ng dugo ang kalaban, pero katanungan pa rin sa isipan kung sino ang sinasabing parokyano at ano naman ang ginagawa sa dugong napili. Kung walang bibili sa dugo, walang mangyayaring patayan. Kaya ito ngayon ang pinagplanuhan ni Noah. Nais niyang alamin kung sino ang nasabing parokyano. Binaybay nila ang daan palabas ng lugar. Hindi na sila bumalik sa merkado. Salip dito sila banda sa timog naglakad. Malalim na ang gabi ng mga sandaling iyon at napakatahimik lang ni Ikya. Habang si Teroy naman, tahimik din pero halata sa mukha ang pagkabalisa. Napansin ito ni Noah, kaya kinalabit niya ang bata. Anong problema? Bakit bagsak yung mukha mo? Tanong ni Teroy. Kasi kuya, parang hindi maganda yung pagkakaroon ko ng tangan kumpara sa inyo. May gabay nga ako pero sobrang sungit naman. Hindi ko mabasa ang mukha eh. Kung galit ba sila sa akin o kalaban. Pati nga yung puntikin, si Puntik, suplado din eh. Ganun ba talaga yung mga tikbalang? Tanong ni Teroy. Total, nasabi mo na yan, pagkakataon na siguro para ipaalam sa iyo ang katangian ng gabay mo, ano? Para lang to sa mga tikbalang, ha? Yung iba naman, hindi ganun eh. Basta ang tikbalang, kahit kaibigan mo sila, kahit gabay pa, ganun talaga makitungo. Yung ibang nila lang naman, mabait, kagaya ng kapre, sutil pa nga eh. Madalas mapaglaro, lalo na yung mga duwende. Pero sa lahat ng elemento, ang tikbalang ang sensitibo. Ipinagbabawal din ang pagtitig sa mga mata ng ibang nilalang. Pero nakuha lang ang konsepto dahil sa tikbalang. Ang tikbalang lang talagang napakasungit sa oras na makita mo eh. Napansin mo naman, di ba? Nung tinitigan mo sa mata, parang nagalit. Maaring nagtitimpi lang yon dahil gabay mo sila. Pero wag ka. Dahil kapag may kasama ka at naging kumpiyansa, nako, siguradong sasapitin o ng sinapit ni Boyet. Ang Ninuno.